Nasayang ba yung pagpunta ko sa branch? Yung gasolina ko papunta sa branch? O sana online ko na lang siya? Para sa akin, yes. Hello everyone and welcome sa another video dito sa ating Wealth Archie channel. And siyempre tatlo kami ngayon. Hello Rienzie, hello Marion. Hello. Hello mga ka-Archie, kamusta kayo? Yan. So I hope everyone is doing well and meron tayong question na sasagutin ngayon na parating tinatanong din sa atin. And that is, saan ba mas maganda mag-invest? Kung diretso ba sa mutual fund company or through a fund, mutual fund supermarket? Kasi ano no, nauuso din talaga yung mga mutual fund supermarket. Ano ba yung mga example ng mga mutual fund supermarket natin? Nandiyan si COL, di ba? Si ano? Ano ba ito? Si FundSmart, no? Ng Metro Bank. Ng Metro Bank, oo. Ng First Metro Securities, yan. They have the FundSmart. Sino pa ba? Si Seedbox, alam ko, pero UITF ang, parang UITF ang meron sila. Saka, mga ibang mutual fund din. Seedbox under ATR Asset Management. Hmm. Alam ko si Ramp Bear, parang ganun din, no? Hindi naman talaga siya, ano, mutual fund company, but distributor siya ng mga iba't ibang mutual funds. Tama, no? Si Ramp Bear Financials. So, ang tanong is, mas maganda ba sa kanila mag-invest? Or, siyempre, katulad ng example ng mga mutual fund like yung Sun Life, yung mga PhilAm mutual fund, Phil Equity, baka Atram, mas maganda bang dumiretso? Wala sa Sun Life ka mismo kumuha nung mutual fund nila or sa Atram ka diretso pumunta para mag-invest? So, meron bang difference and may mga pros and cons ba yung mga yan? Pero, yeah. Teka lang ha, share ko lang yung ano. Share ko lang yung naranasan ko about dyan sa fund supermarket na yan. No? So, pumunta ako sa bank, diba? Nag-open ako ng ALFM sa BPI. So, sa isang branch. Open ako, fill out ako ng mga forms, diba? Pinag-open pa ako ng account dun sa branch na yon. Pag-uwi ko ng bahay, i-open ako ng ano ko, COL. Punta ako sa money market. Lumabas doon yung ALFM na inapplyan ko doon sa sa branch. So, parang, ha? Pumunta pa ako sa branch, pero pwede ko palang gawin yun dito. So, yon. So, ano kaya yung ano, magiging difference noon? Nasayang ba yung pagpunta ko sa branch? Yung gasolina ko papunta sa branch? O sa online ko na lang siya? Para sa akin, yes. Nasaya. Parang kanta lang, ha? Parang kanta lang, ha? Anyways, ano ba to? Well, yes. Well, there's a difference din, no? Well, we can call banks. Sabihin na lang natin na parang product provider. Okay? So, yan. BPI, sila Metro Bank, ganyan. Mga product provider, ATR Asset, Sun Life product provider yan. Of course, you can access their investments through their own websites or their own platforms. Like si BPI, meron silang sa Express Online nila, you can open an account online. Kapag, I think si Sun Life parang pwede rin. Saka si ATR, meron din sila na platform na pwede ka mag-open via their own. Pero, yun nga, no, yung mga tinatawag natin na third-party distributor or broker like Call Financial, sila FundSmart, whereas si FundSmart connected din with Metro Bank, pero kumbaga, parang ano sila, open architecture. So, nagbebenta rin sila or platform din sila ng mga ibang funds. Anong major difference? Okay? Pagdating sa fees, malaki yung difference. Why? Kapag kadumiretso ka sa banko, lalo na sa mutual fund or UITF, okay, mutual fund kasi kadalasan dyan may entry fee. Ano ba itong entry fee? Ito yung binabawa sa investment ninyo para, kumbaga, asa, para maka-invest ka. Like for example, pag sinabing 1% entry fee, then kung mag-invest ka ng 100,000, 1,000 doon ibabawas, tapos 99,000 na lang yung may invest mo. Now, kapag dumiretso ka usually pag sa mga third party provider, okay, bumili ka, wala kang entry fee. So, so for example, bumili ka sa Call Financial or FundSmart ng
First Metro Asset, ng Sun Life, ano pa ba yung mga may entry fee? Phil Equity, halimbawa, wala ka ng entry fee, wala ka ng bawas. Usually, wala na yon. Okay? Kapag dumiretso ka naman sa mga provider na to, then meron kang entry fee, mga 3%, 5%. Now, anong difference din naman? That is pagdating sa fee, pero pagdating sa servicing, ito naman ang difference nila. Kapag dumiretso ka, okay, sa mga institution na to na product provider, meron kang agent, okay, or meron kang, in the case of the bank, you have the branch manager or the banker, okay? In terms of mutual funds, meron kang certified investment solicitor na sila yung mag-handle ng account mo. So, mabibigyan ka nila ng advice kung kailan pwede mag-invest, okay? Pwede, pag masipag-sipag yan, itetext ka niyan, when it's a good time to buy, pag down ng market, or pwedeng, saan pwedeng maganda mag-invest. Kung for example, gusto mo mag-shift from stocks, magbabonds ka muna, meron kang advice or meron kang tao to handle your account kapag ka, diretso ka sa kanila. Pero kapag third party, like brokers usually, ganyan, eh ano ka yan, do it yourself or on your own ka dyan. So kumanta ka, mag-alam, Les Miserables ka na, on my own, okay? So wala kang kausap, ganun, do your own research. Walang magbibigay ng tips sa'yo. So depende sa inyo, kung gusto nyong may mag-handhold sa inyo, then you can go directly. Pero kung kaya nyo na kayo by yourself, then you can go with your fund, with the third party platforms like them. Yon. Ako, isa sa mga nakita ko rin difference, yung mga fund supermarkets, hindi naman lahat nung funds na available sa isang product provider ay nandun. That's so, selected din yung mga bestseller siguro. Isang example dyan is yung sa Phil Equity. Kasi naging interested ako dati dun sa Phil Equity Alpha One Fund. Oh, it's an Alpha Fund. Okay. Oo. Pero nung chinek ko yung mga fund supermarket, hindi siya ino-offer. Well, I don't know. Sa call financial, sa call fund source, wala eh. So, if I wanted to invest dun sa specific na fund na yon, I would have to open an account directly from Phil Equity Management Fund, Management Inc. Mm-hmm. So, yun din yung nakikita kong difference na usually mga bestsellers lang ang nasa mga fund supermarket. So if you're looking for a specific fund, probably dun lang siya available sa pinaka, dun sa product provider mismo. Lalo na yung mga dollar denominated, I guess, no? Mga foreign currency denominated ng mga funds, usually direct from the product provider mo lang makukuha yan at hindi dun sa mga fund supermarket. So, I guess depende pa rin kung ano yung plano mo, ano bang gusto mong fund. So, that will dictate kung mas maganda bang mag-invest directly or dadaan ka ng fund supermarket. Ang nakita ko yung limitation is yung sa ano. So I'm looking at call financial, yung mga feeder fund, walang mga feeder funds dito eh. So ano ba yung feeder funds? It's a fund of funds, di ba? Mm-hmm. So it's a fund that is invested in a fund. So ako, like, usually I go for feeder funds to diversify. So yung mga US equities or global equities na nasa feeder fund, pinapasok ko rin yun to diversify. So based dito sa fund supermarket ng call, wala naman siyang ganun feeder fund. Yeah, so that's what I was mentioning kanina, no? Pag meron ka mga specific funds, usually kapag hindi siya popular na investment fund, hindi siya ino-offer sa mga fund supermarket. And of course, may advantage 'yun eh pag may mga 'yun katulad yung feeder fund, kasi that allows you to make money from the movements of the global market. Kaya siya feeder fund. So, it's an opportunity for you to invest in the global economy. So, hindi lang sa Pilipinas naka-depend yung profits mo or yung returns mo, di ba? So, syempre, kung gusto mo nang mag-invest sa global economy pero ayaw mo mag-open ng account sa isang foreign broker, an option would be to invest in a feeder fund or an investment fund in the Philippines na yung main portfolio niya is mga foreign assets, which is more often than not hindi ino-offer
na fund sa mga fund supermarket, but as a sole product na makukuha mo directly from the product providers or the mutual fund company. Yes. Oo. Mm-hmm. So, ibig sabihin, pupunta ka sa branch kapag hindi mo makita sa fund supermarket yung mm-hmm. fund na gusto mo. Mm-hmm. At sa akin, ang nakikita kong magandang strategy yan is, of course, you define your financial goal and then decide kung ano bang klaseng investment or investment fund ang kailangan mo to achieve your financial goal. And then, kung meron ka ng existing account sa fund supermarket, that's right. Then, doon ka na lang, magstay ka na lang muna doon. Pero, since karamihan rin naman ng mga product providers, sabi mo kanina, yung Atra, may website naman sila, you can invest directly sa kanila. Ako nakita kong technique is, why not invest directly yung minimum amount para at least may access ka doon sa kanilang mga research and advice, di ba? Kasi you don't really have to invest a lot of money. And again, there's always the choice of investing in both. So, for example, yung sa Phil Equity, yung Phil Equity fund ko, at saka yung Phil Equity dividend fund ko, sa Call Financial ko rin yun ini-invest. Kasi yun na yung meron ako eh. Pero yung alpha fund ko ng Phil Equity, directly sa Phil Equity ko in-open. And na-realize ko na, syempre yung mga advisory nila, hindi lang naman for that specific fund, since I have an account manager, I can actually also ask them na, ano ba, kamusta na yung Phil Equity dividend fund nyo? Alam mo yun? So meron akong other information. Just by opening a minimum amount account dun sa product provider. So para sa akin, if you're someone who likes to do your own analysis of these things, then may advantage siya of opening, no? So yun yung para sa akin, but of course for convenience, lalo na kung mag cost average ka, I guess yung convenience yung number one na question. Yes. Eh, saan ba mas convenient sa iyo yun? Mm-hmm. Aside from convenience, no, idagdag ko lang kasi I also had a client na conscious siya sa mga management fees, di ba? Mm-hmm. So yung management fees ng nasa fund supermarket and versus sa management fees kapag dumiretso ako dun sa product provider, like nasa banks. So I compared Call Financial with some mutual funds, and almost same lang naman din yung management fees nila, di ba? So let's say yung Atram Alpha Opportunity Fund, management fees 2% per annum sa call, same din naman kapag dumirekta ka na. So ang tanong is, paano kaya kumikita yung mga mutual fund supermarket sa kanilang pagiging agent versus kapag sa nasa bank, dumirekta sa bank? May difference ba yun? May share na sila. So kumbaga, like for example, management fee natin for an ordinary equity fund, mga nasa 2% halimbawa, then yun yung management fee ng banko or ng product provider. Pero kapag third party distributor, share na the product provider from that 2% si distributor mo. Yan. So may share sila dun sa management fee. Yes, that's right. Oh, okay. So as an investor, parang there's no difference rin pala, wala. No? Kung conscious ako difference sa ganyan. Mm-hmm. Walang difference. Yung kumbaga yung pinaka friction cost mo na lang would be yung entry fee. Okay, kung fee sensitive ka, then doon ka sa sa broker, pero management fee pareho lang din 'yon. Yeah, and I was about to say na minsan nagpo-promo yung mga product providers na wini-waive din yung entry fee kapag a certain amount yung ini-invest mo. So they can take advantage of that kung medyo yun nga sensitive sila sa mga fees, no? I know, for example, pag 10,000 and above yung ipang-open mo, wala kang entry fee, pero kasi ang minimum nila is 1,000. So pag 1,000 may entry fee ka. So might as well, alam mo yun, ipunin mo para you can invest directly sa product provider nang walang entry fee. Tapos you now have access dun sa research nila and advisory.
na yun nga, kung kailangan mo ng guidance, that would be very right. valuable sa iyo, no? So yun. Tama. So may dadagdag pa ba kayo? Okay. Yeah, so yun lang, yun lang naman yung mga basic. Ang natutunan ko yung pagpunta ko sa bangko. Dapat chinek mo muna sa call. Chinek ko muna sa call. So mga ka-Arky, nakatipid sana kayo ng 53 pesos, isang litro ng 45. Plus parking, baka parking ka pa, di ba? Kulang ko lang 100 pesos kapag dumiretso na pala ako sa mutual fund supermarket. Ayan. So mga ka-Arky, sana na-enjoy nyo yung aming, or natutunan ninyo yung na-discuss natin ngayong araw na to. Okay, so again, wala namang tama. It's always dependent on ano yung situation mo, ano yung financial goals mo, ano yung financial strategy mo. But I hope we were able to explain yung pros and cons of each option. And at the end of the day, minsan you don't have to choose, but you can always do both. So with that, I hope kung may natutunan kayong bago, please give it a thumbs up and then share it to your friends. Please remember to subscribe to our YouTube channel. And of course, ayun sinasabi ni Adriel Marion. Ano yun? Hit the notification bell so that you won't miss a thing. Oh, yun. So, maraming salamat sa panonood, mga ka-Arky. Thank you. Thank you. And hanggang sa susunod ulit natin na pre-recorded video. And kita-kita tayo sa next live stream natin. Okay? Paalam! Bye, mga ka-Arky.